ating front door, nag-iipon at pumapasok ang positibong enerhiya para sa magandang kapalaran ng ating tahanan. Dahil dito, dapat isaalang-alang ang mga naka-align at nakatapat sa pangunahing pintuan na magsisilbing malas at maharangan ang pagpasok ng enerhiya sa loob ng bahay. Bago ako mag-umpisa, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Natapos natin tuklasin ang mga bagay na bawal itapat o iharap sa main door mula sa labas ng ating bahay. Narito naman ang mga di dapat i-align o iiwas na iharap sa iyong pasukan sa loob ng bahay. Iwasan ng direktang nakaharap sa hagdanan. Kung ang isang hagdanan ay nakaharap sa pintuan, marami kang mararanasan na pagtaas at pagbaba sa iyong buhay. Sinasabi ng iba na ang pera ay gumugulong sa hagdanan at diretso sa labas ng pinto. Sinasagisag nito ang iyong pera na bumababa sa hagdan at lumabas sa pamamagitan ng pinto. Bukod pa riyan, ito ay gumagana para ilihis ang iyong mga bisita mula sa living area at iguguhit ang kanilang atensyon sa hagdanan. Dahil lang ikalawang palapag ay karaniwang mga pribadong silid tulugan, ikaw o ang iyong mga bisita ay magiging awkward dahil maaari mong pakiramdam na parang sinasalakay mo ang privacy ng ibang tao. Mayroong ilang mga simpleng paraan upang itama ang anumang mga imbalances na dulot ng isang hagdanan sa harap ng pangunahing pasukan. Magsabit ng isang crystal ball sa pamamagitan ng paanan ng hagdan at ng main door upang iangat ang positibong enerhiya sa pasukan. Maglagay ng salamin sa tuktok ng hagdan na nakaharap sa front door upang lumikha ng isang pakiramdam ng pagiging malawak. Maglagay ng alpombra o carpet sa ilalim ng hagdan upang pabagalin ang enerhiya. Isaalang-alang ang paggamit ng isang round area rug upang pakinisin ng positibong enerhiya at hikayatin itong umikot. Kung meron kang espasyo, magdagdag ng mga kasangkapan tulad ng isang round table sa gitna ng pasilyo ng pasukan na magbibigay daan sa enerhiya na lumiko at umikot sa bahay. Siguraduhin na ang anumang kasangkapang idaragdag mo ay hindi nagpaparamdam sa lugar na mas kalat. Magdagdag ng maliit at makitid na console sa dingding sa pasukan na may salamin o artwork sa ibabaw nito. Makakatulong ito upang ilipat ang enerhiya sa paligid ng espasyo at ilayo ang mata mula sa hagdanan. Iwasan ng direktang naka-align sa likod na pinto. Kapag ang front door ay nakahanay sa back door, lahat ng enerhiya na dumadaloy mula sa front door ay dumidiretso sa labas ng back door. Lahat ng napakahusay na enerhiya na pumapasok sa pamamagitan ng pangunahing pasukan ay mabilis na dumaan pagkatapos ay lumabas sa likurang pinto na hindi na muling maiikot sa loob ng iyong tahanan. Ang lahat ng magandang enerhiya na dumarating sa pangunahing pinto ay madaling makatakas sa likod ng pinto na hindi nagkakaroon ng pagkakataong umikot at magbigay ng sustansya sa iyong tahanan. Ang ilan ay binibigyang kahulugan ito na ang pera ay lilipad sa likuran. Kasama sa iba pa mga paliwanag ang natural na maaakit ka sa likod ng bahay at hindi mo maa-appreciate ang iba pang bahagi ng bahay. Bubuo ito ng masamang kalidad ng negatibong enerhiya, pati na rin na kapag nagsasalpukan ang dalawang daloy ng enerhiya. Ang magiging epekto nito ay ang pagkakaroon ng maraming pagtatalo o hindi pagkakasundo sa pamilya, lalo na ang dalawang miyembro ng pamilya na nakatira sa mga silid kung saan apektado ang pinto. Kung ang pinto sa likod ay nakikita mula sa harap, ngunit hindi direktang nasa linya, hatiin ang espasyo gamit ang mga divider ng kwarto, aparador ng mga aklat o isang counter o isla ng kusina.
Maaari ring gumamit ng mga kurtina, mga berde at madahong halaman, lalo na ang mga nakapaso sa mga ceramic na lalagyan ng halaman o ang pagsabit ng bilog, faceted na kristal na makakatulong gumamot at makaakit ng enerhiya. Iwasang nakaharap sa kwarto. Kung ang iyong pangunahing pinto ay nakaharap sa iyong silid-tulugan, ito ay tinuturing na isang bahay na palaging kulang sa swerte ng kayamanan at kung ang kaaway na lumilipad na bituin ay tumama sa sektor na apektado, ang epekto ay doble. Sa ganoong sitwasyon kung saan ang iyong kama ay direktang nakalabas sa labas ng pangunahing pinto, ang mga epekto at kadalasang nauugnay ang mga ito sa romance luck. Ang mga silid ay inookupahan ng isang mag-asawa, malaki ang posibilidad na magkaroon ng extra marital affairs, maaaring babae o lalaki, o mainit na pagtatalo na dulot ng mga chismis ng mga third party na tagalabas na makakasira sa relasyon. Kung ang silid ay inookupahan ng isang solong lalaki, maaakit mo ang panliligaw na may masamang motibo o kahit na isang shotgun na sitwasyon. Ang pinakamaganda at pinakaderechong solusyon ay ang paglipat ng kama sa ibang posisyon na hindi nakikita ng pangunahing pinto upang maiwasan ang sinuman na sumilip. Kung walang paraan upang ilipat ang pagkakalagay ng kama, ipinapayong gumamit ng hindi transparent na screen divider sa pagitan ng pangunahing pinto at pintuan ng kwarto upang harangan ang paningin mula sa labas ng view. Maaari kang palaging magsabit ng kurtina sa pinto at ang taas ng kurtina mula sa itaas ay dapat na mas mababa kaysa sa iyong tuhod. Mainam din na isara ang pinto ng kwarto sa tuwing hindi ito ginagamit. Iwasan ng direktang nakaharap sa salamin. Iwasang ilagay ang salamin sa harap ng entrance o entry gate ng bahay dahil ito ay magbabalik ng enerhiyang pumapasok sa bahay na itinulak nito ang enerhiya pabalik sa pinto. Ang negatibong enerhiya ay maaaring makita sa labas ng bahay, pati na rin ang mabuti. Kung ang iyong pangunahing pinto ay hindi makakaipon ng positibong enerhiya, hindi ka magkakaroon ng yaman o relasyon sa mga tao. At kasama nito, itinutulak ang iyong pera, kalusugan, kayamanan at mga bagong pagkakataon. Ang pinakasimpleng solusyon ay ilipat ang salamin sa ibang lugar para hindi na ito nakaharap sa pintuan. Ang isang bahagyang pagsasaayos ay maaaring baguhin ang anggulo upang ang salamin ay hindi nakahanay sa pintuan. Okay lang na may salamin na malapit o sa pasukan. Ang magulo na bahagi ay kapag ito ay direktang sumasalamin sa view ng pinto. Minsan hindi mo maigalaw ang salamin. Marahil ito ay permanenteng nakakabit sa dingding, maging malikhain at takpan ito. Maaari mong ikubli ang refleksyon sa pamamagitan ng paglalagay ng isang bagay sa harap ng salamin. Tulad ng paglalagay ng halaman, isang piraso ng furniture o iba pang bagay sa harap ng salamin. Iwasan ng direktang pag-align sa bintana. Ang direktang pag-align ng mga pinto at bintana ay bumubuo ng di napakagandang enerhiya at lumilikha ng nagmamadaling enerhiya. Mabibigo itong panatilihin ang enerhiya sa loob at hahantong sa mahinang enerhiya at masamang kapalaran. Sumisimbolo ito ng pagkawala ng ipon at mahihirapan kang maipon ang iyong pera at mawawalan ka ng dagdag na ipon. I-block ang alignment sa pamamagitan ng paglagay ng screen, matataas na halaman na harangan o magdagdag ng panakip sa bintana gaya ng blinds. Iwasang itapat ang family pictures. Iwasang ilagay ito sa harap mismo ng main door. Pinakamabuting iwasan ng anumang pinto kapag inilalagay ang iyong mga portrait, lalong-lalo na ang family picture ng pamilya.
Kung ito ay direktang inilagay sa tapat ng pinto, ang air transport sa pamamagitan ng pinto ay maaapektuhan. Madaling magpapasok ng masasamang espiritu mula sa labas. Maaaring humantong ito sa kawalan ng pagkakaisa sa relasyon sa pagitan ng mga kapitbahay at patuloy na pag-aaway. Magdudulot din ito ng madalas na pagtatalo ng mga tauhan sa iyong pinagtatrabahuhan na makakaapekto sa iyong karir at kayamanan. Ang pangunahing lunas dito ay iwasang ilagay ang anumang larawan ng pamilya sa tapat ng iyong front door. Iwasang nakaharap sa pinto ng banyo. Kung ang iyong banyo ay nakaharap sa harap ng pintuan, ang karamihan sa enerhiya ay madaling tumakas sa pamamagitan ng banyo na nag-iiwan ng kaunti o walang magandang enerhiya upang mapangalagaan ang iyong bahay. Magdudulot ito ng pagkawala ng kayamanan o kahirapan sa pag-iipon ng iyong pera dahil ang enerhiya mula sa main door ay idirekta sa banyo at agad na maaalis. Ito ay ginagarantiyahan na ang banyo ang magiging unang lugar na makikita o titingnan mo tuwing papasok ka sa iyong bahay at maaari itong mag-ambag ng pagkakasakit o madalas na pagbisita sa banyo. Kapag hindi mo magawang ayusin at ilipat ang banyo, isang madaling opsyon ay magsabit ng salamin sa labas ng pasukan. Baguhin ang direksyon ng pagbukas ng pinto ng banyo, maaari ring maglagay ng divider sa pamamagitan ng pangunahing pinto at ng pinto ng banyo upang paghiwalayin ang mga ito at maharang ang enerhiya na direktang dumaloy sa toilet bowl. Iwasang nakaharap ng direkta sa kalan at kusina. Ang pintuan sa harap at ang pinto ng kusina o ang kalan ay hindi dapat bumuo ng isang tuwid na linya. Ang enerhiyang papasok sa bahay ay masisira ng apoy ng kusina. Ito ay may posibilidad na bigyan ang mga tao ng pakiramdam ng tensyon at stress upang magluto at gumawa ng mga gawaing bahay. Posible ring makaranas ng mga problema sa kalusugan at pananalapi. Ito ay sumisimbolo na tayo ay nagpupumilit na maghanap buhay na walang naiipon na yaman. Ang mga nakatira sa bahay ay magkakaroon ng problema sa mga gastos at problema sa pag-iipon ng pera. Ang isang madaling lunas ay ang paglalagay ng mabibigat na furniture o isang screen room divider sa pagitan ng pintuan at kusina upang ang papasok na enerhiya mula sa front door ay na-redirect sa ibang mga lugar sa loob ng bahay. Iwasang nakaharap sa refrigerator. Huwag ilagay ang iyong refrigerator na nakaharap sa pangunahing pinto o likod na pinto. Kung ang iyong refrigerator ay makikita mula sa pangunahing pinto, ito ay may indikasyon na iyong kayamanan na nakalantad at ito ay maaaring humantong sa paghiram ng pera mula sa mga kaibigan at kamag-anak. Kung ang iyong refrigerator ay nakaharap sa iyong pintuan sa likod, maaari itong humantong sa pagnanakaw. Hindi na babayaran ang mga utang at ito ay nagpapahiwatig ng pagkawala ng kayamanan. Ang pangunahing lunas dito ay ilipat at ibahin ang pwesto ng iyong refrigerator. Ang mga nabanggit ay pawang mga gabay lamang. Wala namang masama kung ating susundin. Nasa ating kamay pa rin ang ikauunlad ng ating tahanan at buhay. Basta magtiwala lang, laging positibo sa lahat ng bagay at huwag kalimutang manalangin sa Diyos at hingin ang kanyang gabay para sa ating kapalaran.